At heto pa ang isang kalbaryo para sa mga motorista. Mahigit 3 piso ang malakihang taas presyo sa ilang produktong petrolyo. Simula po yan bukas. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Castillo. Tinitiis na lang ng delivery rider na si Fiji Alvarez ang kanyang gutom para lang makatipid. Imbis kasi na ipangkain, ipapanggasolina na lang daw niya. Sa 700 pesos na kinikita niya, 300 pesos ang panggasolina at 400 pesos ang naiuwi niya. Baka ang merenda ko na lang is isang beses na lang, nagtitiis na lang para lang merong kamayuwi sa pamilya mo na kahit papano. Ganyan din ang reklamo ng 70 taong gulang na taxi driver na si Mang Rolando. Ang hirap ng araw mamasada kapag umuulan, ang mahal pa ng gasolina. Mahirap talaga pasada. Oh, traffic, baha. Kontrolin din dapat ang gasolina. Ang kalbaryo ng mga tsuper lalong bibigat dahil aarangkada bukas ang malakihang taas presyo sa ilang produktong petrolyo. Inanunsyo ng ilang oil companies ang 3 pesos and 50 centavos sa taas singil sa kada litro ng diesel, 2 pesos and 10 centavos naman sa gasolina, habang 3 pesos and 25 centavos sa kada litro ng kerosene. Paliwanag ng Department of Energy, ang muling pagsipa ng presyo ng produktong petrolyo ay dahil sa nagbabawas ng produksyon ng lang isang ilang bansa, partikular ang Organization of Petroleum Exporting Country o OPEC. Nagbawas sila ng oil production para mabalanse sa tumataas sa mga interest rate sa United Kingdom at Amerika. Dagdag pa ng DOE, posible pang gumalawang presyo sa mga susunod na linggo. Bukod sa presyo ng petrolyo, kalbaryo naman sa mga commuter ang taas pasahe sa LRT1 simula sa Miyerkules, August 2. Magiging 13 pesos and 29 centavos na ang boarding fee mula sa dating 11 pesos. May dagdag na 21 centavos ang kada kilometro ng distance fare. Sa single journey ticket, mananatiling 15 pesos ang minimum, pero magiging 35 pesos na ang maximum na pamasahe. Habang para naman sa mga naka-stored value card, magiging 14 pesos hanggang 33 pesos na ang pamasahe, mula sa dating 12 pesos hanggang 28 pesos. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo, News 5. Mga kapatid, Feral Cosin po, huwag maging huli at maging una sa lahat para sa tuloy-tuloy na balitaan at karagdagang impormasyon sa mga napapanahong isyo ng lipunan. Tumutok lamang at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.